ginagawa na po yung pinaka-terrace ng pabahay na ito ni Tatay Cesar. Yung taas naman po na yun ay nilalagyan ng biga para po hindi malaglag yung ating mga hollow blocks. Makakadagdag din po yan ng tibay. So pagkatapos po nito ay maglalagay na po tayo ng bubong. Tama-tama makapaglagay tayo ng bubong kasi pag uminit dito sobrang init. Kagaya kaninang umaga, ang lakas ng ulan. So hindi rin nakapagtrabaho ng maayos dahil po sa sobrang lakas ng ulan. Ayan pa po yung ating mga materyales. Bali pang 425 na po itong hollow blocks natin na to. 425. At yung mga kahoy na gagamitin natin sa pamakuan ng ano ay ginamit mo ng andamyo o patungan. Nagbuhat kami ng bakal. Yan, bakal na yan. No? Kumuha tayo ng 10 piratong bakal kasi ay para dito na po yan sa terrace at saka yung CR. Konti-konti na lang po ito. Ngayon po kasi medyo napabagal ang trabaho natin kasi nung mga nakaraan na walang pasok Sabado at Linggo ay may mga batang tumutulong sa atin dito. Ngayon po ay yung dalawang labor lang natin at saka yung isang maso natin ang nagagawa. Kaya hindi po tayo masyadong makatrabaho ng mabilis. At nung mga nakaraang araw ay may ribbon cutting pa sa Kilakuyabal ay sa kay Kalinga Prab. Kaya hindi rin tayo nakatulong. So ito ngayon ay Biyernes na ngayon. So hopefully ay matapos na po ang lahat ng ito. Mga ilang araw na lang po siguro. Sabado bukas. Sabado tapos makakatrabaho tayo ulit. Linggo na. Yung binuhusan dito ay tinatanggal na yung forma. Hindi rin siya pwedeng buhusan ng isang buhusan gawa ng tinipid natin yung ating plywood. Dahil dalawa lang po yung plywood na binili natin. At yan pong plywood na yan na rin ang gagamitin natin sa bintana. Pantakip, pipinturahan na lang. Kaya iniingatan din ni Jewel na masira. Ito po yung biga natin. Oh. Yan yung binuhusan. So dito naman tayo sa kabilang side na wala pang buhus. Yan. Medyo ano rin tayo. Cross cutting. Cross cutting. Hindi, tipid-tipid po tayo ng materialis kasi siyempre alam naman natin hindi po biro magpabahay ngayon. Pag nabubunga naman po ito ay makakagawa na sa loob kahit na umuulan kasi siyempre hindi na mababasa. Tatanggalin na rin po lahat yan. Ang CR po natin na hindi pa natin nagagawa, no? Yung pinaka Pozo Negro. Wala pa po tayong Pozo Negro. Pinauna ko lang muna po yung bahay.
ano na yan, kasama na sa finishing touches yung pag-ano ng Pozo Negro. Ito, tatanggalin na rin po ito kasi nabuhusan na yan. Doon na po tayo sa kabila na may bandang harapan. Sayang lang at nauna nating lagyan yung harap na ito. Ay, sa likod. Kung sa harap sana, pagkatanggal niyan ay pwede na tayo mag-asintada kasi may dalawang patong pa po sa harapan. Para yung naka-slope, naka-slope po yung ano. So ayan, ito na po yung mga yero, nakabang na po yan. Andyan na po lahat ng mga materyales. Kulangin man yan yung mga pahabol na lang para sa finishing. Ito po, may 100 pa tayong hollow blocks dito. At itong sangkubikong buhangin natin ay dalawa po yata ito, dalawa. Tapos ayan ang semento natin. 10 po ulit ito, nakapaghalo na sila ng dalawa. So ano na lang yan, 8. May konti pa tayong graba dito, plus yung graba natin na hinahapot pa. Bali, naka 25 na hollow blocks. Ay, na simento na po tayo. 125 na para dito. Pero hindi pa po naikakabit ito. Nagagamit itong 8. Po tayo dito sa harapan. Si Kuya Berto at saka si Arvin at ayun naman si Joel, nagbabaklas na siya ng biga dahil magbibiga, magbubuhos tayo ng biga dito sa harapan. Forma na rin po itong terrace. Ano kaya kung dito na tayo mag-hukay sa loob ng CR?
dito na tayo maghukay ng love, ano, para diretso na yung septic tank ba dito na rin sa kanto na to tayo mag ano, para may hollow blocks na sa kabila ang gilid. Ha? Oo nga. Ha? Okay nga dito. May hollow blocks na sa kabila ang gilid niyan, di ba? Oh, dito na lang ang hollow blocks natin. Ano na? Hindi, ano naman? Medyo ano tayong konti. Hindi, yung pinaka hindi niya aabutin, yun ang lalagyan natin ng hollow blocks sa loob. Para hindi siya bumigay. Na? Para makatipid-tipid tayo ng ano, ng hollow blocks tsaka simento. Para yung pag-ahon mo ng hollow blocks dyan, diretso na sa ano, CR sa taas. Lagyan na lang natin ng singawan sa likod. Ay, wag sana umulan. Ulan na naman yata. Kanina po, umagang-umaga ay umulan. Sana umulan. Ayan, init na ulit. Para makapag ano naman tayo. Mag-asintada pa po dito sa terrace. Oh. Po si Ate Bembem, oh, napakasipag. Parang lalaki na rin. Ito po yung kanyang bahay. Actually, yung bahay niya ay ano na din. Ito na lang pong harapan ang maayos. Pero ang likuran po, pati yung kanyang lababuhan ay sira-sira na din. Kanyang mga yero ay malapit na rin sa morender. Tapos ito yung harapan niya, oh. Maganda to kahit paano sana mapantay. Ano, Ate Bembem? Sa tingin mo ba? At ayun din po yung CR niya. Ayan. Kapag ka medyo humangin, magtatakip ka talaga ng mukha. Mukha na ang tatakpan nila. Pag nahangin. Sila po ay ang trabaho nila ay umakyat ng bundok at doon manguha ng ano, no, Ate Bem. Ate Bem, ano nga ginagawa niyo sa bundok pag umakyat kayo? Tabagwang. Kung anong pwedeng may benta, anong pwedeng maigulay. Tatas din na. Gagawin. Ang gagawin mo? Ah, yung graba, yung magsasako kayo ng graba. May konti pa po kasing graba doon na ano, kailangan hakutin. Yung ganyan po, yung crush.
parang si crush. Tatapos na rin po yan. Konting-konting tiis na lang. Yung tuktok ng bundok, meron ulap po. Dati wala yan. Kitang-kita mo yung pinakatok. Ngayon, naulap ang tuktok. Ayan na mga kalingap, dumating po yung may-ari ng lupa dito. At akala ko eh patitigilin kami. Buti po hindi. Ayan po yung nakaupo po doon na nakasombrerong ay nakaputing t-shirt. Ayan po yung nakaputing t-shirt po, hindi po yung nakapula. At tinignan lang pala kung tapos na po yung pinapagawang bahay dito. Ate. Marunong ka mag-video? Ganyan lang. Tapat mo lang sa amin, ha. Huwag mo lakin ka dito. Huwag ka mawak dito kasi matatakan. Tapat mo lang. Okay. Ganyan, ha.
si May. Mama. Kumusta si May, oh. Thank you.
salamat. Yan. Lalabas ba yan dyan? Uwi na sila. Sino kasama? Dalawa lang sila. Lorny? Gatid ng gatas niya. Gatas. Kala. Baita lang sila.
So yung mag-asawa na dito po nakatira at natulong po sa pagpapagawa. Yan, tama yan. Hanggang doon tayo eh. Parang pinakaibabaw mo yung pangalawang patong doon eh. Okay lang yan, mag-ano ka pa naman ng 3, di ba? 3 o 2? Matras pa, mapatong pa lang. Oo, yung pinakaupuan. Okay lang, mapangit naman yung bitin yung paa. Kaya maglalagay ka pa ng puting yan. Hindi, may puting pa nga. Ayos lang yan, tatlo. Baka tumikwas. Hindi yata nakapako sa dulo. Na talaga ayaw ibaon, no? Sige daw ay. Sige. Hindi naman pa. Yan, tataw. Okay lang yan, di naman abot sa loob yan. Thank you.
Parang yung hollow blocks mo dikit sa kahoy, di ba? Lalabas yung bakal na yan. Dikit sa kahoy. Yan. Pati yung dalawa. Di mahagilap sa lupa.
sa dito. Hindi talagang putuloy din, no? Ginawa ko lang? Basay mo konti para diretso sa butas. Basay mo konti, basay. Tubig konti, tubig. Yun, no? May terrace na. Ngayon pa mga kalingap, naiporma na rin po yung terrace ngayong araw na to. So, bubong na lang po ang talagang aming pinakaantay-antay. May bubong na po tayo dyan, pero pinatitigas lang po ito. Tapos yung taas na yun, may dalawang patong pa tayo doon. Para po yung pinaka-slope ng ating, ano, slope ng ating yero. Tapos ito pong poste na to ng mga itim. Yan na po yung pinaka-poste niya ng terrace. Ayun, pag nakinis na po ito, ay tayo po ay maano na, magpintura na. At ang pintuan natin, ang pinaka-ano po ng terrace ay hanggang dun lang. Dito ay hindi na po. Ayan na, malinaw-linaw na ang katotohanan. Malapit-lapit na po tayo sa katotohanan, mga kalingap. Thank you.
di na makatawid oh. Parang si Kuya Emong nung nakaraan ay. Hindi, masakit talaga pag kayo na kayo kuka nung matagal. Oh, saan ka pupunta, madam? So yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap ay ang gawa na po yung naasintadahan na po yung terrace natin at ayan na po yung buong bahay. So bubong na lang po ang ating inaantay talaga dito, patitigasin lang po yan at magpapatong po tayo dyan ng dalawa dyan sa taas na yan. Ayan, so pagkatapos po nyan at napatigas na po yan ay tayo po ay bububong na at magkikinis na tayo ng ating pabahay. So ayan, shout out po sa Team Dungaw. Ayan, kilala ko sa TV Heart Borbolen, Abnida Pabilion, Annalyn Ormatan, Florence Yusupova, Jabarski Vlog, shout out kay Press Alfred Banga, and the rest of the Team Dungaw, shout out po sa inyong lahat. And also shout out po sa ating mga ka-love and care dyan, Ma'am MJD, Ma'am Marites Umblas, Jeremiah TV Vlog, Nora Balbastro Vlog, Kitty Rain, ayan kay Maysix TV Official, and also to Lilibet Florendo. Shout out po sa inyong lahat. And also kay Joey the Great, ayan, patuloy po nating suportahan Joey the Great, Alex Librada, and also the Bungisngis, Team Bungisngis, Glyza Barona, Alex Librada, Pure Health, Sek Maya, Vilma Ormeo, ayan, Aljos Eagle TV, and yours truly. Shout out po. Ayan pala, si Maria Ligaya. Munti ko na nakalimutan ng aking inaanak. Nabanggit ko na si Ma'am MJD. Ayan, shout out sa mga timbong isgis. And also to Tita Maria Luis, Tita Irma Hojen, Tita Emily Victoriano, Tita Terry Anderson, Tita Normin De Leon. Ayan kay Ma'am Lita Haber, Ma'am Loren Agustin, kay Ate Lerma Tanaka. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Kay Beacon C, kay JLC143 Channel. Shout out po sa inyong lahat and God bless. Shout out po and patuloy po nating suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Rab. Sa lahat ng mga Kalingap partners natin, yan, maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta sa atin. God bless po, magandang buhay po para sa ating lahat.